sa follow-up operation ang isang snatcher na tinatarget daw ang mga motoristang naiipit sa stoplight sa Maynila. Habang sa Quezon City, nasa 306,000 pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa isang pusher na lang tarang nagbebenta sa QC. Magbabalita si Dave Abuel. Sa likod ng rehas ang bagsak ng 22 anyos na si Christian Padriano. Hinablot niya kasi ang cellphone ng isang motorista sa Mel Lopez Boulevard habang nakahinto sa stoplight. Buti na lang, nakapagsumbong agad sa mga pulis ang biktima. Naka-open yung bintana. Itong mga suspect natin, tagang kumukuha sila ng tempo para maagaw yung mga cellphone natin yun or other ano, belongings natin. Nung binigay ng victim yung description sa amin, meron kaming idea kung sino. So nag-follow up kami sa area nila, luckily nakuha namin yung, ano, yung suspect. Positibong kinilala ng biktima ang suspect. Nakuha mula sa kanya ang ninakaw na cellphone at isang improvised handgun. Hindi naman itinanggi ng suspect ang krimen. Ikuwento pa niya ang kanyang taktika. Pag nakuha ang bintana po, na bigla po namin na ang cellphone, naagaw po. So, pag namin, nabibenta po namin, bibili po namin pagkain. Minumura po namin bibenta. 15,000. Dahil dyan, naharap sa kasong robbery snatching at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang suspect. Sa loob mismo ng kanyang bahay, dinampot naman ng mga pulis ang isang tulak at kasabwat nitong minor de edad sa Barangay Payatas B sa Quezon City. Kinilala ang pusher na si Michael Velarde, 31 anyos. Habang 17 anyos naman ang lookout niya. Nakuha sa kanila ang 45 grams ng shabu na may street value na nasa 306,000 pesos. Buti na lang daw at may nag-tip sa kanila sa illegal na gawain ni Velarde. Pinuputakti kami ng mga reklamo na nanggagaling sa mga kapitbahay nitong si Michael. Na siya daw po yung nagbebenta ng ipinagbabawal na droga dun sa Lower Mulabe. Ginagawa para opestuhan ng mga parokyano ni Velarde ang kanyang bahay. Aminado ang suspect sa kanyang gawain pero hindi raw niya assistant ang binatilyo. Binibenta sir para magkapera, talula po ang trabaho. Ay, hindi po. Bakit kasama siya doon? Daanan po siya ng mga pulis. May dalang droga. Kaya po siya nalamay kasama. Pero dahil sa nakuha mga ebidensya, walang lusot si Velarde sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act habang nakatakdang dalhin sa Social Services Development Department ang minor de edad. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.